Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for collectives. Collective ito, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi ka makarelate, hindi ka makaresonate, huwag natin ipilit. Maybe next time, makuha ko naman ang energy mo. So, again, collective love reading po ito. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. Ayan, nanggagamot din po sila ng kanyang asawa, si Orly Palme. So, kindly check them out na lang sa Facebook, okay? For other details, other channels, check mo na lang dyan sa description box. Let's start your reading. This is for collectives. For collectives. Okay, thank you, spirit guides, angel guides. Two of Swords, King of Pentacles, Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. I feel like may decision ka na parang hindi mo alam yung gagawin mo. Pwedeng may kinalaman yun sa stability or something na ibibigay mo, parang ganun. With the King of Pentacles, this is you being stable. Pero parang may gusto kang gawin or ibigay. Pero parang wala kang magawa regarding dito with the Four of Swords. The King of Wands, I feel like for some of you, you could be a professional, someone na pwedeng nasa larangan ng business. Yeah, you could have your own business, or maybe you are a manager, a teacher, possible yung iba sa inyo, no? Kasi yung iba may mga hinahandle kayong mga tao, ganun yung energy mo. And I can see na nag-grow kung ano, especially kung ikaw ay may negosyo, nag-grow kung ano man yung meron ka. Kasi pinaglalaanan mo talaga ito ng oras, panahon, pagmamahal. And with the Ace of Pentacles, may mga bago pang dumadating sa'yo, no? Kaya lang parang hindi ka masyadong makapagbigay ng time dito because you're busy, and also at the same time marami kang responsibilidad or kailangan gampanan, marami kang kailangan tapusin. So, you're not so sure. Actually, you do have a lot on your hand right now. Parang marami kang ginagawa. You are a busy person. And may bago na naman dadagdag. So, hindi, actually, may space pa eh. The way I say this is that may space pa, may time ka pa na pwedeng ilaan para dun sa bagong dadagdag na yon. But, I don't know. Maybe marami, kumbaga, hindi mo lang naaayos pa yung time mo ngayon, okay? Pero the way I see this, meron. Kaya pang i-accept kung ano man ito. And, yeah. Pagdating sa love, sino itong person nakakonect ni collectives, please? Person nakakonect ni collectives, spirit guys, angel guys, person nakakonect ni collectives, please. Okay, thank you. Page of Pentacles, the Magician, the Justice card, and the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, energy, Gemini, Libra, Aquarius is also here. Could be someone who is younger than you or medyo immature. Itong person na ito with the Magician is mahilig siya sa entertainment eh. You know what I mean? Meron siya mga hobbies na parang pwedeng yung hobbies na yun, yun din yung nagbibigay ng pera sa kanya. Or yung iba sa inyo, this could be someone na nagsusugal, no? Or pwedeng nandun yung career niya, nasa pagsusugal. Okay. But, okay. Anyway, okay lang kahit hindi.
Pero for some of you, pwedeng ito yung nagbibigay ng problema sa kanya with the Nine of Swords. The Justice card. I feel like meron din siyang mga nagiging problema regarding legal matter. Pwedeng may mga kinalaman sa kanyang documents. The King of Pentacles. Pareho kayo nito person na ito eh. Pareho kayo pagdating sa pagtingin sa money, you know, kung paano haharapin ng career nyo, parang ganyan. Both of you could be someone na workaholic. Anyway. Ano nasa isip mo at emotions mo pagdating sa person na ito? Nasa isip mo at emotions mo sa person na ito? Queen of Cups, Seven of Pentacles, and the Two of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Energy, the moon is here. So, you feel like this is your soulmate? Yung iba? Yung iba parang lumalabas kasi siya sa panaginip mo. You love this person, Queen of Cups. Mahal mo siya. Gusto mo mag-grow siya sa buhay niya. Pero gusto mo rin mag-grow ka sa buhay mo. So, possible na... Actually, with the Seven of Pentacles, parang wala kang ginagawa pagdating sa connection na ito. Okay, mahal mo siya, pero wala kang ginagawa at wala kang para gawin dito. Kung anumang inaayos mo dito, pwedeng yung sarili mo yon, pwedeng yung business career mo yon. Two of Wands, I feel like you're waiting na makipag-communicate itong taong ito sa'yo. Ano naman nasa isip niya at emotions niya para sa'yo? Nasa isip at emotion itong taong ito para sa'yo. Spirit guides, angel guides. For collectives. Nasa isip niya at emotion niya para sa'yo. Wala shuffle. Okay. Okay, gusto niyang makipag-reconcile na itong taong ito. Pero hindi niya alam kung ito na ba yung tamang time para makipag-reconcile sa'yo. Nakikita niya na rin naman yung sarili niyang successful. Pagdating sa emotion niya sa'yo, actually, hindi siya sure. Hindi niya alam kung ano dapat maramdaman or kung ano yung totoong nararamdaman niya. Okay, so alamin natin, ano ba totoong nararamdaman niya? You do over the Eight of Pentacles. Sa ngayon, nahihirapan siya. Nakikita natin na pinipilit niyang gawin ko ano yung, or pinipilit niya ang sarili niyang maramdaman kung ano yung dapat maramdaman. So, if your person is parang walang pakialam and nasa isip niya is pera lang or ang ginagawa niya is pera lang, focus niya is money, yun kasi yung tingin niya dapat. Ang reality dito sa person na ito, yun, nahihirapan siya. The Six of Cups,
Regarding sa kung ano yung totoong nararamdaman mo, maaaring ito rin yung nararamdaman niya with the Six of Cups. It's a balanced energy. You have the same feelings for each other. It's just that with the Nine of Wands, hindi niya alam kung paano haharapin itong emotions na ito para sa'yo. Okay? Ayun o, Queen of Cups. Sabi ko sa inyo, pareho kayo. You do love this person, mahal ka rin niya, pero hindi niya alam kung paano harapin yung emotions na yon para sa'yo. And what will happen in the future sa connection na ito? Ten of Swords, Five of Cups, Four of Wands, and the King of Cups. Bottom of the deck is the Ace of Wands. The Page of Cups. The Seven of Swords, the Page of Wands, and the Knight of Pentacles. May relasyon or ang possible marriage, someone na may matibay na relasyon or commitment connection dito na pwedeng mag-end with the Ten of Swords. Ay, kita natin yung pagkalungkot mo regarding dito sa ending na ito pero wala ka namang magawa. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. So nakikita natin na parang nandun yung pagmamahal mo towards this, but mas naiisip mo yung new beginning na parang kailangan mo namang isipin ang sarili mo with the Four of Pentacles. So nakakita tayo dito ng ending of connection or relationship in the future for you. Etong person na ito, yeah, we do have the Tower and the Four of Wands. So yeah, possible mag-end nga yung relasyon or yung commitment connection ninyo. And this person will be loving his or herself with the Empress. Nakikita natin masyado kasing immature yung person nito. Hindi niya alam kung paano haharapin ang connection ninyo or paano. Willing naman siyang ibigay ang lahat with the Knight of Pentacles, but with the Page of Wands, you know, a lot of pages. Page of Coins, Page of Cups, Page of Wands, lahat ng page nasa side ng person mo. So, unfortunately, you're dealing with a very immature person and hindi niya kayang i-present ang sarili niya sa'yo with the Knight of Pentacles. So, sa halip na ma-present niya ang sarili niya sa'yo, mas pipiliin na lang niya umiwas or lumayo na lang kasi hindi talaga niya kayang iharap ang sarili niya sa'yo. Okay? So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot Madam BTV, Virgo Philippines, Tap It, Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.